test. Good afternoon, everyone. Good afternoon, po. Mic testing. Okay. So, live po tayo ngayon para sa instructions or clarification kasi sa ating EOSY school form submission. Dahil nga napapansin natin medyo mas lamang yung not accepted kaysa sa accepted reports dahil sa mga common reasons. Pangalawa, although yun nga, marami nang nagsasubmit pero hindi yan yung expected submission natin as of this time. Dapat tayo ngayon ay nagpa-process na lang at yung kumbaga karamihan dapat ay nakapag-submit na. So, yun po. Ang instruction natin nung nilabas natin yung memo ay please read the whole memorandum. Pero dahil nga sa nakikita nating trend nung submission, maraming not accepted, maraming hindi gumamit ng tamang form na kumbaga malinaw naman na diniskas sa previous orientations at sa ating memorandum din. So, hindi nasunod yun pa lang yung number one instruction na basahin yung buong memorandum ay hindi na po nasunod. So, let's start with the division memorandum number 227 series of 2021. Ito po ay na-release noong July 6, 2021.
So this is entitled Submission of School Form 4, 5, and 6 through the Division Unified Data Gathering Tool, or the DUDGT, for the end of the school year 2020-2021. So ito po ay ina-address sa lahat ng school. Sa siyempre, automatic na sa ating public schools. At ang ating private schools, required po kayo dito, isang procedure din lang. At ang ating mga universities na nag-o-offer ng K-12 basic education. Kayong lahat po ay required na mag-submit dito for the end of the school year. So, mahigpit po tayo ngayon dahil end of school year, dahil nga ito yung finalized report ng buong school year 2020-2021. So, let's start. The school's division office of Palawan hereby deploy the facility for submission of School Form 4, 5, and 6 through the Division Unified Data Gathering Tool for the end of the school year 2020-2021. The submission facility is posted at the DepEd Palawan website at the link. So, nasa website na siya, pero kung gusto nyo ng shortcut, itype nyo lang yung link na yan at doon kayo dadalhin. Report submission shall be until July 26, 2021. So, although mababa pa ang submission natin, so yan pa rin ang deadline, hindi nagbabago. Pag tayo ay nag-set ng deadline, yan yung ating unang deadline. Ma-adjust man yan, yung performance ng school submission ay dyan na nakabase sa ating first deadline. Status of submission by district shall be posted daily starting July 15, 2021. So, hindi natin nasunod yung timeline na yan. Dahil nga po medyo may mga maraming sumingit na mga regional activities. Pero palagay ko simula bago mag-Friday, magkakaroon na tayo ng updates ng district summary per school form at per number of school submission by district. Okay, general instructions on the preparation and submission of end of the school year school form. So, marami sigurong hindi ito nabasa ng buo. So, babasahin ko na lang po para sa inyo. Salamat po sa ating 41 viewers. Sa lahat po ng ating ng magtatanong, isesend ko lang sa kanila yung link na ito. Para tignan na lang nila, hanapin nila doon yung sagot. Letter A ay school form 4 for the end of the school year. Nito, inisa-isa na po natin yung ating instructions. Yung mga nakalagay po dyan ay based na rin sa previous experiences natin, dahil yung buong taon nating submission ng school form 4 ay kumbaga hati yung accepted sa not accepted. Hindi ko rin nga alam kung bakit hindi, kumbaga maraming hindi na iintindihan kung paano yung pag-submit ng school form 4. Or kung paano yung paggamit, yung pag-fill out na lang ng form, hindi maayos. Paano na lang yung paggamit nito sa school? Hindi lang po kasi ito submission, ito ay isang tool na dapat ginagamit ng school sa pag-monitor ng movement ng learners. So, the school shall prepare the school form 4 as of the end of the school year. For public school, malinaw po dito sinasabi ha, for public schools, it was June, while in private schools and universities indicate the last month of the school calendar. So kasi yung private schools natin at saka universities, yung iba na una nag-start, so nauna rin sila mag-end of the school year. Yung nahuli rin mag-end of the school year. So ang ilalagay nilang month, kung kailan yung huling month nila sa school calendar nila. So, pagdating naman dito sa ating submission sa public, June, uniform yan, wala pong July. Kasi kung July kayo magsasubmit, dapat, wala, hindi na siya magko-coincide doon sa inilabas na memorandum ng central office. Malinaw doon na ang isasubmit ay yung as of June. Dahil wala na halos movement sa month ng July, dahil preparation na yun sa graduation or sa end of the school year rights.
So, nakasulat dito po sa ating memorandum na June sa public school. Pero may marami pa rin tayong nakikitang July o hindi naman kaya end of the school year or EOSY yung nakalagay. Sa pagkakaalam ko, 12 lang po yung months at hindi kasama doon yung EOSY. June po ang ilagay. School Form 4 shall be prepared by curricular level. Elementary, junior high school, and senior high school. Ang ibig sabihin po nito, kung ikaw ay integrated public school, magpe-prepare ka ng isang school form para sa elementary mo at isang school form para sa junior high school. Magkahiwalay po sila. Lalo na kung ikaw ay may junior high school at senior high school. Yung mga integrated secondary school natin na may senior high school, kasi magkaiba naman yung school form 4 ng junior sa senior. Kasi sa senior high school, mayroon pa silang additional na shifted in and out. So, wala na, hindi na natin yun kinukuha sa Google form, pero mahalaga yun na nasa school form 4. So, alam naman natin na alam yan ng ating mga school heads. So, yan po. Dapat hiwa-hiwalay yung iyong elementary, junior high school, at senior high school. So, letter C. Amendments in the school forms as stipulated in the DepEd Memorandum No. 14 Series of 2021 should be adhered. So, hindi po tayo nagkaroon ng mass online training sa Division Memo No. 14 noong April 13 na mayroong 6,000 participants kung hindi natin ito i-implement. So, ang daming naghahabol ng certificate nila noon. Pero, ano yung result ngayon? Marami yung dumating sa ating school forms na hindi nag-a-adhere sa DepEd Memo No. 14 Series of 2021. Mamaya, isa-isahin natin yan. Letter D. Number of registered learner as of the end of the school year should be accurately reported. So, reported nyo yan. Kapag pirmado yan ni school head at match naman sa ating summary sa Google Form, i-accept namin yan. So, kayo nakakaalam sa school level kung totoo yan. This will be matched with the total number of learners with status and level of progress in the school form 5. So, kung napapansin ninyo, mamaya i-discuss din natin yung process. Hinihingi yung accepted reference number of SF4. Malinaw naman doon na yung ilalagay mo ay accepted SF4 reference number. So, huwag tayo mag-assume na pag-submit natin ng SF4 ay submitted na yon. Yan po ay pinaprocess pa. Ibig sabihin, bago ka magsasubmit ng SF5, dapat nakita mo sa monitoring facility na accepted yung iyong SF4. So, nakikita na natin yan, yung mga sa ating monitoring facility sa SF5 na invalid SF4 reference number. Report on average and percentage of attendance shall be for the month only. So, yung laman ng inyong SF4, for the month lang yung part na yon. Although hindi na yon, although it is not reported in Google Form, it must be accurately reported in the actual SF4. Okay, letter F, cumulative. Ang ibig sabihin po ng cumulative ay pinagsama-sama. Number of learners no longer participating in learning activities. Ito po yung NLPA nito. Ito yung katumbas ng dropout. So, nakita natin na may kumonte, may dumami na mga report compared sa previous or sa history ng report nila monthly sa SF4. Pero naintindihan natin yun dahil nga may binago sa DepEd Memo No. 14. Transfer out and transfer in shall cover the whole school year. So,
Ang isasubmit po ninyo ay SF4 ng June lang. May mga nakita na akong nagsasubmit ng SF4 na kasama pa yung ibang buwan. June lang po. Kasi yung data naman na cumulative doon, sakop niya na yung mga ilang buwan na nakalipas. Kasi nga, kwan siya eh, cumulative. Di ba? So, kung June lang yung sinubmit mo, makikita pa rin doon yung data ng May, April, and so on. Number of mortality shall be reported. If none, it should be confirmed by reporting zero. Hindi nyo po pwedeng ililive lang yan ng blank. Isang mahalagang adjustment yan ng SF4 ngayong pandemic. Kaya hindi yan nilagay dyan para lang hindi pansinin. At lahat po, lahat ng entry nyo sa SF4, kung wala, kung hindi evident sa inyo, wala kayong NLPA, wala kayong transfer in, transfer out, ilalagay nyo ay zero. Kasi pag may mga bakante, bungi-bunging submission, entry dyan sa inyong SF4, ang remarks dyan ay not properly filled out. Totals by data elements, by grade level, and by sex must be accurately reported. Grand total for all data elements are required. If not indicated in the SF4, the report shall not be accepted. Wala na po kaming time na i-total yan, yung inyong mga report. So dapat yan ay may total by grade level, by sex, at syempre mayroong grand total sa ilalim. Na yun din yung nag-a-appear sa ating summary sa Google Form. Yun lang po yung chine-check namin. Pag may discrepancy, chine-check pa namin ulit sa by grade level bago natin makonfirm na may discrepancy nga. At isa pa, okay lang minsan kung hindi namin makita, tama yung total sa ilalim, nag-coincide sa consistent sa ating Google Form summary. Kaso minsan, may mali pala sa pag-sum up. So, yan, minsan nakikita rin natin yan. Minsan yung total sa cumulative as of the month ay 13, halimbawa. Pero yung by sex niya ay yung isa, yung female, 0. Tapos yung male ay 3. Yung pala ay dapat 10 yun. So, nakikita natin minsan yun. So, dapat ay perfectly consistent. After finalizing the data on SF4, it will be printed and signed by the school head. Yan po. Siyempre, kung i-require ni school head na magpipirma yung ICT coordinator, as certification na yun ay generated from LIS or yung nag-prepare mismo ng SF4 na in charge, bahala na si school head mag-require. Pero ang titingnan natin ay yung pirma ni school head. Digital signature of the school head shall be allowed. Yan. Pwedeng tanggapin yung digital signature provided na alam yan ni school head. Pangalawa, yung digital signature naman po na ilagay ninyo, yung maayos din, yung mukhang pirma rin. Hindi yung mukhang pinilas na papel na tinapal doon sa ilalim ng pangalan, natatakpan pa yung pangalan ni school head. Hindi po ganun yung ating paglalagay ng digital signature. Konting effort din po kasi ito ay final report ng school at ang nakasalalay dito ay yung pangalan ni school head. Kaya gandahan nyo rin yung inyong report. Yung iba, in-scan pero gusot-gusot pa rin. Paano na lang kaya kung hard copy yun? Siguro punit-punit na. So, after affixing the digital signature or digital signature of the school head, the SF4 shall be scanned clearly or converted into one PDF file or portable document format file. Ang ating submission facility po lagi ay naka-design para sa isang dataset at isang attachment.
So, kung multi-pages yan, nandoon na lahat ng pages, inyo na lang i-attach. O hindi siya yung pa-isa-isa yung upload. This PDF shall be required in the Google form where the school, where the SF4 shall be encoded and uploaded. So, the school head, school ICT coordinator, or non-teaching in charge of school report shall encode and upload the SF4 through the facility provided in this memorandum. The personnel in charge of reporting shall encode the data required in the Google form. Ito lang naman yung kailangan sa Google form natin. School information, number of registered learner as of the end of the school year, and number of learners no longer participating in learning activities, number of transfer out for the whole year, number of transfer in for the school year, number of deceased learners, so yung ating mortality for the whole school year. Upload the signed and clearly scanned SF4. Personnel in charge of the report shall monitor the status of submitted report. If not accepted, deficiencies in the report or additional instruction of the planning and research section shall be corrected and complied. Corrected report shall be re-uploaded. If accepted, report reference number of the accepted report shall be noted. This will be required in reporting the school form 5. Yan. When the report is accepted, it will be officially included in the division database. So, ganun lang po. Next, the school form 5 and 6. So, magkasama yan. Bakit magkasama? Kasi by definition naman, yung SF5, yan ay yung report on promotion. Yung SF6, summary of SF5. So, lagi silang magkasama. Parang siya yung nasa cover ng lahat ng SF5. Okay, ito ang ating process. Class advisors shall encode ito. Shall encode the learner's general average and define the end of the school year status in the learner information system. So, bago yung submission nyo, kayo ay mag-i-encode muna sa LIS. Doon nyo aayusin yung data. Hindi siya magkahiwalay na report, kundi yung LIS nyo, aayusin nyo muna kasi ida-download nyo na lang yung SF5 galing doon. So, wag na nating pahirapan yung mga sarili natin. Class advisor shall finalize the class report in the LIS and download the school form 5. So, finalize nyo and then ida-download yung school form 5. Double check yung inyo, yung status ng bata, yung kanyang general average. At paalala po ah, hindi tayo nagbabase sa general average sa pag-determine ng promoted at retained or conditionally promoted na learner. Tayo ay nakabase sa final rating. Hindi rin po sa rating per quarter ha, sa final rating. Halimbawa, nung first grading mayroon siyang bagsak, pero yung second hanggang fourth grading niya ay matataas na yung score niya. So, yung final rating niya, pasado. So, siya ay pasado sa subject na yon. Kapag promoted, walang bagsak na kahit isang subject area. Kapag may bagsak siya na hanggang dalawang subject, siya ay conditionally promoted. Kapag tatlo pataas ang kanyang ibinagsak, siya ay retained. Yung conditionally promoted, required ang school na mag-conduct ng summer remedial classes para sa bata na yon at mag-submit sa division ng recomputed final grades.
So the school head, oh, di ba? Malinaw. The school head shall finalize the school report in the LIS and download the school form 6. Yon. Downloaded school forms shall be checked by the school head. Sabi, ang pinaka-official, di ba, na checking natin ay sa school level. Siyempre, mayroon din tayong district level, pero yan ay secondary checking na lang kasi nga minsan may nakakaligtaan pa rin sa school level. If there are discrepancies in the data such as name of school head or status of some learner due to LIS blockers that were yet to be resolved, the school head shall initiate necessary corrections in the actual school forms. So, kung halimbawang sigurado naman kayo at mayroong mga bata dyan na hindi ma-update yung general average dahil nga sa mga blockers, so kung sure kayo, pwede nyo yang i-edit sa actual school forms na. If corrections can be done in the system, do it in the LIS before downloading the school forms. Pero kung yan ay mga usual pending natin na nare-resolve naman, kaso hinintay pa natin ng June bago isubmit sa planning and research section, hintayin po nating ma-resolve yon. Paalala lang po, marami ngayong pending request sa ating facility. Pero yung pinaprocess natin ngayon ay as of June na, kalagitnaan na ng June. Ibig sabihin, ito yung mga request na nag-pending noong enrollment pa noong October, November, December, January, February, pero ngayon lang sinasubmit dahil nga na nagpa-finalize na at hindi makapag-finalize si school. So dahil sa dami niyan, yung request ninyo dumadami pero yung nagpa-process dito sa division hindi dumadagdag. Kaya yun, hintayin nating ma-process 'yon. School Form 5 and summary in School Form 6 should be consistent with the report in the LIS. O, normal naman yun. Ni-remind lang tayo ng memorandum. Kung ilan yung iyong school form, kung ilan yung nasa School Form 5 nyo, dahil nga ang SF6 ay summary lang, i-a-add lang yung mga status at level of progress doon. So, dapat consistent sila. Ganon din sa LIS. Okay, after downloading, the school form 5 and 6, it will be printed and signed by the school head. So, yun yung usual process kasi na pwede nating magawa. Yung print, then sign, and then scan. Pero kung medyo marunong na kayo mag-convert ng PDF, pwede rin naman, mas malinaw yun. At mas mababa yung file size. Digital signature of the school head shall be allowed. After affixing the digital signature or the signature of the school head, the SF5 and 6 shall be scanned clearly or converted into one PDF file. So, malinaw po yan na one PDF file lang. Halimbawa, big school kayo na may mga 50 sections at 100 plus pages yung inyong SF5 lahat-lahat. Yan ay naka isang file lang. Ang ating facility ay may limit na 100 MB na file size. Yun yung pwedeng i-upload na PDF file. So, basta naman malinaw, pwede naman niya na 200 dpi yung quality para medyo mababa yung file size. Ang paalala po namin ay iharap nyo sa kay school head yung PDF file sa computer. Tapos, syempre minsan ang nagpiprepare si school ICT, di ba? Ma'am school head, i-upload na ba namin ito? Pakita nyo sa kanya yung report
final report nyo kung katanggap-tanggap at nababasa niya at tama yung laman bago nyo i-upload. Hindi yung nakarating na sa amin, minsan hindi pa namin mabasa yung nakalagay sa in-scan na document. So yan po ay nagpapatagal din ng processing. At isa pa, ang nakalagay lang dito ay signature ni school head. Sa mga nagtatanong sa SF6 kung sino yung division representative, wala po. I-leave blank na lang. I-leave blank yung division representative. Basta ang mahalaga, pirmado sa school level. So, ang nakalagay lang sa memorandum ay signed ni school head. Normal naman, kapag lalabas ng school ang report, yan ay dapat pirmado ni school head. Pero sa SF5, pumipirma rin si advisor. Kung ako yung school head, syempre, hindi ako pipirma kung walang pirma yung advisor at kung sino pa yung required na pumirma bago ako. So, paano ba yun? Mga implied na po yun. Hindi na dapat isa-isahin pa sana sa memorandum. Pero marami rin nagtatanong, kaya sinasagot na natin. Ulitin po ha, walang division representative. Huwag nang hintayin kung sino or itanong pa. Leave blank. Pangalawa, pirma ni school head. Pero si school head hindi pipirma kung hindi pumirma si advisor sa SF5. Kasi yun ay kanyang report. Report yan ni advisor, yung SF5. This PDF shall be required in the Google form where SF5 and SF6 shall be encoded and uploaded. School form in PDF file shall be arranged in order indicated below. So, nagbigay na po tayo ng order ha, kung papaano nyo i-arrange or isosort yung inyong scan document para malinaw na rin. Kasi nga, minsan, baka pagbungad sa amin, SF5 agad, baka man not accepted yung inyong report dahil wala yung SF6. Kaya ito yung arrangement. Sa unang page ng PDF file ay SF6 kasi nga summary siya, ay parang cover. And then followed by the SF5 starting from the lowest grade level. Sa elementary, kinder, grade 1, grade 2, grade 3, magkakasama sila, hindi yung time na kinder, tapos grade 2 agad, tapos grade 3, tapos bumalik na naman sa grade 1. Iayos po natin yung ating report kasi sa mga report na sinasubmit po natin, nagre-reflect din syempre yung ating school kung papaano yung pag-manage ng documents. So, yan po. Sa junior high school naman, sa unang page ay SF6 pa rin and then followed by SF5 from grade 7 to grade 10. And then, kung may non-graded kayo na may SF5, okay lang. Kung wala, okay din lang yung non-graded. And then sa senior high school, SF5A, ganun din. SF6 muna yung nasa unahan, followed by the grade 11 and 12, SF5A. So senior high school pala na SF5A, end of the school year po ang ating reporting, kaya second semester lang yung ating nire-require. So sa SF5B, ang SF5B naman ay kwan lang, kwan yan eh. Kumbaga, grade 12 lang talaga yan kasi yan ay mga list or number of learners na may nakakomplete ng academic requirements. So, yan. Ang arrangement din yan, SF6 bago yung SF5. Next, the school head or the school ICT or the non-teaching personnel in charge of report shall encode and upload the SF4 or SF5 okay. Report reference number of accepted SF4 shall be required. This will enable the system to import and match the consistency of the number of registered learners in SF4 and number of learners with
EOSY status. So, ang logic kasi ng SF4 at SF5, ang lahat ng nakarating sa end of the school year, yun yung number of registered learner as of June or end of the school year ng ibang ng private at universities. Lahat yun, mayroong end of school year status. Sila yung inyong promoted, conditionally promoted, at retained. Yun po yung logic ng ating pagmamatch. So, si promoted, conditionally promoted, at retained, sila rin yung mayroong level of proficiency or level of progress. Yan, lahat din sila yon. So, the system shall automatically match the data of SF4 with the data on SF5. The result shall automatic the result of automatic checking shall be posted in the monitoring facility. Only the reported with consistent data shall be reviewed. So, napansin nyo, dapat consistent muna yung checking ng ating ginawang system. Kung match sila, bago natin sisilipin yung SF5 na naka-attach. Ibig sabihin, kung consistent ka na, hindi pa rin meaning na ma-accept yung report mo. Kasi i-check pa natin yung laman ng actual SF5. Nababasa ba siya? Permado ba siya? Kompleto ba siya? At match ba siya doon sa nilagay sa Google Form? Pero kung may hindi nag-match sa inyong SF4 at SF5, automatic hintayin na lang yan, nalalagyan ng not accepted. Hindi na i-review yan. Personnel in charge of the report. Yan, di ba? Personnel in charge of the report shall monitor the status of the submitted report. If not accepted, yan, discrepancy in the report or in additional instruction from planning and research section shall be corrected and complied. Corrected report shall be re-uploaded. So, ayusin na po natin yung pag-upload natin. Kung minsan ay may hinanakit tayo na mahirap mag-upload ng report, siguraduhin na natin na tama yung ina-upload natin para isahan lang. Diba? Kasi minsan tayo rin talaga yung nagpapahirap sa ating sarili. Hindi natin binabasa ng buo yung instruction, upload lang ng upload. Yun. Kaya ulit din ang ulit. Kapag accepted na yung report, yun lang yung time na may include yung inyong report sa division database. Ito, extension without school ID or those with temporary ID. Yung mga hindi pa reported, automatic kasama yun sa mother school. Yung wala pa sa ating listahan. Pero itong may mga temporary ID, shall report separately. Yung data nila ay extract from the mother school, while the mother school shall deduct their data in their report. Ganon, para iiwalay talaga. Kapag pinagsama yung report ng mother school at ng extension, yun yung dapat total lang siya doon sa report ng mother school na buo pag hindi hinihiwa-hiwalay. Basta ganun, hiniwala yung report nila para mayroon tayong separate data ng extension. District head through the technical assistance of the school district or technical assistance of the district ICT coordinators shall monitor submission of as to accuracy and completeness and timeliness. Yan, tatlo, accuracy, completeness, and timeliness of the report. Hindi nyo naman kailangan tignan na yung report nila eh. Accuracy, kung may kita nyo naman yan sa monitoring facility, kung tama yung kanilang nire-report based sa trend sa report sa district. Completeness, kung kumpleto na yung mga schools ninyo sa district, yun po yung ibig sabihin. Timeliness, kung nakaabot ba sa deadline yung inyong mga schools. Okay, ito po yung paragraph number 7. Sabi, presentation on the past orientation about reminders on the preparation of school form course is enclosed in the memorandum. Meron po yung ating posted na memorandum sa facility, meron po yung kasama. Pwede nyo rin pong i-review yung ating
Division Orientation on DepEd Memorandum Number 14 Series of 2021 at yung isa yung EOSY report submission natin na orientation. Nandoon po lahat. Yung mga tanong po ninyo, tinitingnan din lang namin doon. Kung wala doon, i-research din namin para isagot para sa inyo. Okay, facility shall be post sa yung instructional video. Ito na po yung ating instructional video kasi hindi na tayo, wala na tayong time mag-edit. So, ito na yon. Kung napansin nyo kanina, error 404 kapag pinupuntahan yung link. Yung ating link shortener po kasi ay nasa maintenance kaya hindi siya ma-access sa ngayon. So, naglagay na lang tayo ng actual link. Pero, ito ay dyan po natin isha-shorten yung link kapag ayos na yung link shortener sa link po na yan. Yan, reminders on school form 4. Wala po tayo talagang kamatayan sa school form 4. Simula nung seryosohin natin yung pag-submit nito, dami na tayong nakikitang kumbaga, hindi pa masyadong alam yung pag-encode dito. Pero ang expectation po kasi natin, ang number one na nakaka-memorize ng pag-fill out nito ay si school head. Okay, yan. Yung school name natin sa actual school form ay yung na-registered sa ating LISBIS. Ganon din yung school ID pagdating sa school form 4. Temporary ID and name or extensions without school ID not yet established must not appear on official school forms. So ito na discuss natin at natutuwa tayo dahil yung mga submission ng extension and annexes na may temporary ID pa lang o yung wala pang official school ID ay tumatama na sa actual school form. School ID ni mother school yung gamit, tapos yung name nila may nakalagay lang na extension name. Tapos pagdating sa Google Form, ginagamit nila yung temporary ID, which is correct. Data of extensions without ID shall be extracted from the mother school, while the mother school shall deduct the data of the extension. Amendments provided in the DepEd Memorandum 14 Series of 2021 should have been implemented. Okay. Okay, ito po yun. Yung sa left side ng screen ninyo ay yung actual school form 4. Sa right side ay yung DUDGT Google form. At yung sa taas ay yung entry ng mother school. Pagdating sa baba, yung extension without ID. At ito ay nasundan naman. Pero ito ay applicable din sa SF1, SF2, SF3, lahat ng SF, lalong-lalo na yung ating SF9 and SF10, pati SF7, yung mga mahalagang, kumbaga yung mga official school form natin na ginagamit na legal reference, legal documents. School form 4 shall be finalized with the cumulative data as of June 30 for public school and last school month of the private school and university. Oh, kita nyo yung kinuha kong presentation ito ay yung galing din sa EOSY presentation. So, in the next paragraph, I deployed na ito. Okay, inulit. Inulit na lang yung iba. Facility shall implement accepted and not accepted method. So, medyo makuha na ito, di ba? Parang na-embed na sa ating sistema yung accepted and not accepted kasi marami na ini-influensyahan ko na yung ibang sections and divisions na gumamit ng accept and not accepted method and palagay ko naman effective siya kasi kung hindi natin ito ginamit nakita ninyo sa monitoring facility di ba? Kung hindi natin ito ginamit, makikita nyo doon kung gaano karumi yung data. Ibig sabihin pag marumi, maraming impurities, maraming hindi tama na data na papasok sa ating database. So, ganun
ganun karami yung kumbaga magiging kwan magiging maraming mali yung data natin. Kasi isang school lang yung magkamali, mali na yung data ng district, mali na yung data ng division. The facility shall automatically check the consistency with the data reported in SF4 and in the SF5 and 6. So, natupad naman po yan, nasa facility yan. Sign PDF file, andyan yan. Data encoded in the DUDGT Google form must be consistent with the data on the actual signed school form. So, yan po yung chine-check at minamatch natin. Submission report shall be until July 31. Pero may deadline po tayo ng July 26. Ha? Yan. Ito yung, kumbaga, logical formula niya. Kung ilan yung nasa SF4, dapat yun yung nasa SF6 na total ng promoted, conditional promoted at retained. At yung nasa SF6 na may level of proficiency. Okay. Papakita ko ngayon yung takbo ng SF4 encoding. So, nagsimula tayo sa 7th month, which is April. Pero yung ulitin ko, yung isasubmit ninyo ay June lang, ha? As of June. Hindi nyo kailangan mag-submit ng maraming SF4. Yung June lang, kasi nandoon na yung data ng lahat kung tama yung inyong pagkakagawa. 7th month of the school year 2020-2021 is April. So, kung napapansin natin, mayroon tayong registered learner na 190. Yan, bibilugan ko lang pala. Po. 190. At mayroong yung average attendance at daily average ay hindi na natin masyadong papansinin yan dahil yan ay nag-iiba-iba for the month. So, meron tayong entry dito sa no longer participating in school na 5. At yan ay cumulative as of previous months. Yung 5 na yan ay nangyari maaari sa noong buwan ng December, noong buwan ng January, February. So, kasama pa rin sila sa report. So, for the month, ang NLPA natin for the month ay 0. Ito, 0. Pero kung napansin ninyo, meron pa rin tayong ire-report sa ating Google form dapat. Kung meron tayong reporting ng month na yan, kaso wala. Pero ito ay kailangan natin para ma-connect natin yung report previous sa present sa ating nire-report na SF4. So meron pa rin tayong entry kahit walang nangyari, walang occurrence ng NLPA sa month na ito. Yan. So, mayroon pa rin. Ganon din yung transfer out. May transfer out noong previous months. Transfer out na yan, maaaring nangyari mula October hanggang March. Kasi cumulative as of previous month. Wala rin tayo ngayong 1. Wala. And then, ganon din sa transfer in. Mayroon tayong cumulative as of previous month, pero wala tayong 1 ngayon. Pero, mayroon pa rin tayong ire-report. Dahil nga, mayroong nangyaring transfer. Mayroong nangyaring no longer participating. Okay. At yung death o yung mortality natin, 0. So, wala rin ngayong buwan. So, tama lang na 0 siya. Yan ang data ninyo noong, yan ang data ng school na yan. Sample lang po ito, ha. Yan yung data ng school na yan noong 7th month. So, yung ibang data dyan ay nangyari previous month. So, paano yan? Paano mo ire-report yung next month? Okay, yan yung mga cumulative data natin ng cumulative NLPA, cumulative transfer out, at cumulative transfer in. At cumulative mortality. So, magre-report na tayo ng month of May. O, ito yung ating SF4 ng month of May. So, kung napapansin ninyo, saan pupunta yung ating cumulative as of the end of the previous month? Ganito yan. Tingnan ninyo. Yung ating no longer participating in activities, yan. Ilalagay nyo agad yan doon sa
cumulative as of previous month. Diba? Yan o. So, kaya nga kapag may nangyari sa na no longer participating or transfer out, transfer in noong previous months, lalabas din yan sa report nyo next month. Yan yung hindi namin nakikita sa maraming report. Hindi namin alam kung bakit laging bago yung inyong SF4 na yan ay connected lagi sa inyong previous month. Oh. Yan. Napapansin natin, obserbahan natin yung data. So, ito na yung report noong previous month. Dala-dala niya yung simula October, itong bibilugan ko na yan, simula October hanggang April yung dala-dala niyang data ng no longer participating in activities. Itong transfer in, transfer out na cumulative, dala-dala niya rin yan yung data simula October hanggang April, pati itong transfer in. Yan. Napapansin natin sa no longer participating in activities. Ito. Mayroong dumagdag nung month ng May. Ito, 3. Di ba? So, kaya nadagdagan ng ire-report nyo ngayong buwan. Naging 8 na siya sa halip na 5 lang. Pero hindi lang yan yung titignan ninyo. Tignan nyo rin yung nangyari sa number of registered learners as of the end of the month. Yung ating 100 noong April, ngayon ay 97 na lang. Bakit nga? Kasi ngayon tatlo ay no longer participating in learning activities. Drop na, kumbaga. Ano pang isa? Itong transfer out natin, mayroon ding occurrence noong month ng May. Yan o. Kaya yung ire-report nyo sa month ng May, 6 na sa halip na, 5 na sa halip na 4 lang. At kung napansin ninyo yung data ay bumawas din doon sa number of registered learners as of the end of the month. Okay. Yan na. Idadagdag lang natin yung cumulative as of previous month dito sa as of for the month para makuha na naman natin yung cumulative as of the end of the month. Yan po. So pagdating sa mortality, zero siya yung cumulative, pero nung May mayroong reported na death, ito yung 1. So magkakaroon na tayo ng report for the death. So ito na yung EOSY. Ito yung end of the school year month natin, pero ang ilalagay nyo dyan ay June. Hindi kung ano pang EOSY or July yung ilalagay. June lang. So, yung ating cumulative data dito sa previous report, ganun ulit ilalagay na agad natin dyan. Diba? So, connected talaga dapat yung SF4 simula nung ginawa nyo siya noong October 31. Diba? So, yan. So, NLPA wala na kasi bakit pa naman nga magkaroon ng NLPA? Huling buwan na. Wala ring transfer out. Pero halimbawa lang, mayroong nag-transfer in. Isang lalaki. Nag-transfer in. Naalala ko. Nagtataka ako kung bakit itong month ng May 88 na lang yung female. Samantalang isa lang yung nag-transfer out. At tatlong, yung isang babae lang transfer out. Meron pala tayong death. Yung death na yan ay babae. Kaya nabawas din siya dito sa ating as of registered learner. So, dito tayo sa pagdating dito sa final month natin, na yung final na yung i-report natin sa division, ito ay
Mayroon tayong isang transfer in. So, yung iba, use o kuha na lang plus 0. Kapag plus 0, syempre, walang nadagdag. Pero pagdating dito sa transfer in, mayroong isang male. Kaya kung napansin natin yung ating number of registered learner, dumagdag na naman ng isa as of the end of the month. Pagdating naman dito sa mortality, yung isa lang yung ating na-record na death. Wala nang death ngayong buwan, pero mayroon ka pa rin i-re-report na sa ating Google form. So, yan po. So, yan yung mga red na yan. Yan yung mga i-re-report natin sa Google form. Kasama yung number of registered learner dito sa part na yan. So, palagay ko naman malinaw na ito. Gumagalaw na yung ating presentation. Hindi lang katulad nakaraan na isang image lang yung nakalagay. So, sana po makita ninyo yung connection ng SF4. Simula ng report ninyo nito. Next, ito po ang itsura ng isang accepted na SF4. Una, may school ID, yung school name, tama, kumpleto. May school year na nakalagay ay 2020-2021. Mayroong district, mayroong division. At ang nakalagay sa month ay June, kung public school. Pagdating sa private school or universities, kung kailan kayo nag-end naman. Nandito yung per grade level. Kinder hanggang grade 6. Ganon din po sa junior at senior, parehas lang yan. Nandyan yung name of advisor. Tapos kumpleto yung fill out dito sa part na ito. Yan, sa bibilugan ko. Kumpleto dapat yan. And then, kung napapansin ninyo, kung walang occurrence sa school nila, kung hindi evident, NIP ko confirm nila ng zero. Hindi lang hinahayaang naka-leave blank. Kasi kami ayaw din namin mag-assume na yun ay wala talaga. So, gusto namin kayo mismo i-confirm nyo na zero. Kasi pag blank, baka mamaya nalampasan lang yan. Yun. And then, after nyan, mayroong totals by grade level and by sex dito sa ilalim. Dapat kumpleto rin ito. Ito, bibilugan ko na yan. Yan. Kumpleto siya sa totals. At syempre, mayroon siyang grand total. Yung grand total na yan, yan yung chinecheck namin sa DUDGT. Lahat ng ito dapat kumpleto sa grand total. Yan po ha. Kapag wala doon sa mga characteristics na sinabi kanina, maaaring man not accepted ang inyong report. Nandiyan din yung mortality. Huwag nyo nang ilagay sa ilalim nung yung box po sa pagitan ng previous month at for the month. Diyan po ilalagay yung inyong number. Ganun din po. Ilagay po ninyo dyan yung zero kung wala. I-confirm ninyo ng zero. Tapos kapag naka-leave blank yan, not accepted, at ang i-remarks natin dyan ay not mortality, not encoded. At syempre, yung mga perma, dapat malinaw, dapat perma ng school head. Kung may re-require pa ni school head na magperma si ICT, pwede rin. Pero ang tinitingnan namin sa SF4, perma ni school head. Sa SF5, syempre pati perma ni advisor. So yan po, sana malinaw na po yan. Okay, dito na tayo sa actual. So, nandito po ang ating facility. Punta lang po tayo sa offices. Una sa website, syempre. Punta tayo sa website. And then click sa offices. And then planning and research. At i-click dito sa number 1. Number 1 yan ngayon eh. Submission of school form for the end of the school year. Yan.
Nandito po ang division memorandum natin. Pagkatapos, yung instructional video na ito, pag natapos na, lalagay natin dito. And then, dito yung SF4. Ang titignan po natin ngayon ay yung monitoring facility na kung paano ninyo babasahin yung monitoring facility natin. So, yan. Kiklik lang doon. Kung napapansin ninyo, kapag pending po, hindi pa yan napaprocess. Pero simula bukas, tututukan natin itong i-process. Kasi mabilis lang po ito i-process. Bago mag-Biyernes ito matatapos. Grace period po natin ay 3 days sa bawat submission. Hanap tayo yung may ano na. Mayroon ng mga remarks. Yan, oh. Karamihan po, nalulungkot kami kasi yung karamihang remarks namin ay form does not comply with DM14 series of 2021. Yan po. Hindi po ninyo sinunod yung DepEd Memorandum number 14 series of 2021. So, yan po. Oh, meron nga dito. Meron ditong 000. Oh, paano natin? Paano yan ipaprocess yung ganyan? So, check tayo. Paano ba namin pinaprocess yung inyong report? Nakikita nyo po ay yung screen ko. Yan na yung aking control panel. Saan nakikita kung ilan yung mga pending. So, we start tayo sa elementary. Actually, nagtagal tayo kasi hinihintay sana natin na may mag-submit sa senior high school para lahat magkaroon tayo ng sample. Kaso wala pang nagsasubmit ng SF5 sa senior high school. So, yung nakikita po ninyong malinis na monitoring facility, hindi ganun yung nakikita namin. So, ganito po yan. Yan po, oh. Yan. Nandyan, panay numbers lang yan lahat-lahat. Okay. May mga pang-check tayo. Maaring kulay, maaring number. So, check tayo ng mga na, ano, na hindi accepted. So, itong yung ano ba yung form does not comply with DM14? Bukas tayo ng isa. Okay, yan po. Oh. Pansin ninyo. Old form pa siya. So, paano natin masisigurado na kinonfirm ninyo na zero yung A? Tapos yung nakalagay dito, drop out. Hindi na po yung drop out, kundi no longer participating in activities. So, yan po. So, not accepted po talaga yan. And then, hanap tayo nung ano. Ito yung indicate June in the month. Ano kaya yung nilagay niya? Then, ito po ay para sa reminder lang, para sa lahat at mag-improve naman yung acceptability ng ating report. Ayan. Kasi yung nakalagay dito sa month ay end of the school year. So, wala po tayong month na end of the school year. January to December lang po ang ating month. So, yan po ay not accepted. Ano pa? Ito, attach is not official SF4. Check natin kung anong laman ito. Yan, o. Halata naman siya na hindi siya yung official SF4. Pagkatapos, o, nakalagay din EOSY. So, di ba? Huwag na po tayo magpakahirap na gumawa ng sariling template dahil dina-download lang yan sa LIS. Ano pa? Discrepancies. Ito yung discrepancies. Sikat din ito eh. Yan o. Kita agad kasi hindi ko na ito binuksan kasi nakita o. Number of registered learners niya ay 264, tapos yung drop niya ay 264 din. So, yun.
Medyo problema talaga agad yan. Not properly accomplished. Tingnan natin itong not properly accomplished. Ayan. Wala siyang totals. So kapag ganyan, not accepted agad yan. Diba? Kahit na nakahiga pa siya. Okay? Yung mga ganito po ang sinasabi natin na pakiayos naman po yung pag-i-scan ng inyong report. Dahil okay lang po na nakatagilid siya pero hindi siya kasi, gusot kasi siya eh. Diba? Yan. Sa, yan po yung sa SF4. Ganito yung tips sa pag-monitor ng SF4. Pag-submit ninyo, automatic nasa kwa na yan, nasa monitoring facility. I-check ninyo yung summary. Diba? Yung summary, yung i-check. Kapag mayroon dyang hindi nagtugma sa inyong actual SF4, malamang may mali. So, mag-re-upload na agad kayo dahil makikita rin namin yung mali na yon. So, yan po yung sa SF4. Parehas po yung pagmo-monitor ng SF4 ng elementary, junior at senior high school. Ano naman yung sinasabi natin na bakit ganun? Na accepted reference number. Ito po yung column ng ating reference number at yan ay 7 digits. So, kapag accepted na, bago nyo siya kukunin yung reference number na yan. Kung pending pa, huwag muna kayo mag-submit sa SF5. Kasi nga, mamaya titignan natin yung monitoring ng SF5. Yan. So, yun po ha, malinaw yan. At yan ang ating, dito tayo mag-uusap sa inyong, sa ating monitoring facility. Kahit sa PARP, kahit sa ano pang monitoring facility. Hindi po, wala pong magagawa yung pag-chat ninyo ng pag-chat sa akin dahil una, hindi naman natin kung paan yung arrangement sa pag-submit. Hindi tayo pwedeng mag-una ng iba. So, punta tayo sa SF5. Paano ba binabasa yung monitoring ng SF5? Ang pinapakita po natin ay elementary lang, pero parehas lang naman yung pagbasa ng pag-monitor eh. Pag-monitor ng elementary at junior high. Next. Yan. Ito yung monitoring ng SF5. Kung napapansin ninyo, may isa na tayong na-accept. Pero, may mga pumupula na dito na invalid SF4 reference number. So, saan po ninyo kinuha yung reference number? Dalawang reason yan. Maaring yung reference number na kinuha nyo ay not accepted. Pangalawa, wala talagang ganong reference number. Pangatlo, pending pa yon. Hindi pa napaprocess. So, okay lang kung pag-process ay accepted, pero kung hindi, problema yan. So, nandito sa right side, yung summary ng inyong report. So, dyan nyo agad titignan kung mayroon bang supply sa inyong in-upload na data sa right ng screen. Yan. Kung ilan yung may status, kung ilan yung may level of proficiency, at pagdating dito, mayroong pang match. Napapansin ninyo, ito ay yung palatandaan na malapit na tama yung in-encode nyo sa DUDGT kung ito ay 0. Kapag yan ay hindi 0, may mali. Kaya kung napapansin ninyo, namumula siya. Katulad nito, pula. Ito. Kung napapansin nyo dito, nag-0 siya sa total, so parang normal. Pero, dahil may positive 1 at positive 1, so 2, may negative 2, so 0 ang kalalabasan yun. Pero hindi yan makakalusot doon sa aming monitoring facility. So, sa aming processing facility rather.
So, ito yon. Kung napapansin ninyo, parehas na 84 ito. Tingnan nyo lang po yung mouse, ha. Parehas na 84 kung tutuusin siya ay match. Pero iba yung na-import niya na SF4. So, mali yung na-encode niya na SF4. Tapos, mali pa yung kanyang SF6. So, ito, pagdating sa SF4, tama. SF5, SF6, parehas na 429. Kung napapansin nyo. Pero namula itong SF6, ibig sabihin may hindi nag-match na data dito sa dulo. So, iti-check natin yan dito sa dulo. Yan o, may negative. So, yan yun yung kanina. So, pagdating dito, i-absolute value natin yan. Kaya, mayroong lalabas sa total. So, i-alarm kami sa pamamagitan ng color dito sa processing facility na mayroong discrepancy sa data. So, mahirap makalusot. So, yan po. Kapag ganun yung, kapag alam ninyo sa sarili ninyo na may sablay sa data na sinubmit ninyo, re-upload na lang. Ganun po. So, ganun din ang ating school form 5. Matagal na rin yan. Dapat permado, dapat ano, dapat tama yung summary. Lahat ng may lahat ng conditionally promo, lahat ng may status, dapat may level of proficiency. Kahit na yan ay retained, mayroon pa ring average yan. At madidetermine pa rin yung kanyang level of proficiency, pati conditionally promoted. So, yan po. So, actually, dyan na nagtatapos yung ating presentation. So, kung may tanong kayo, i-comment nyo sa ilalim ng video na ito. So, signatory? Sino raw ang signatory? Sino raw ang signatory sa extension school? Kung sino yung school head? As per definition, malamang yan ay yung mother school. Kung TIC sa inyo, mother school yan ang pipirma. Kasi ang extension school ay hindi pa legally established. So, yan po. Maraming salamat. Sana ay may naitulong ito at sa mga ipaprocess ko na darating na submission simula bukas ay panay na accepted. Ha? Okay na. So, yan po ha. Yung isa pang advice, kung halimbawang kayo ay hindi pa nakakasubmit ng report, tingin-tingin kayo dito sa monitoring facility. Ala, ano kaya yung mga remarks ng mga not accepted? Ayun, dapat pala yung form ay updated sa DM14. Yan, yung month pala ay June. Dapat pala lahat may zero kung wala. Dapat match yung sa Google Form at sa ating actual SF4. So, yan po, hindi na tayo magtatagal. Itong link ng video na ito ay ilalagay ko doon sa part ng facility, sa website. So, again, thank you very much sa pagsama sa atin. Although, umabot lang tayo ng 70. Pag may magtatanong po sa akin, o pag may nagtanong sa inyo tungkol sa submission ng SF5, lalo na dito sa ating mga district ICTs, i-forward nyo na lang po yung link ng video na ito. May iwan naman ito sa aking channel. So, yan po. Again, thank you very much.